What's up mga boss, mga kabayan? So today, this morning, meron po tayong re-referin na glycol pump motor. Ang problema nito is bearing. Yan, maingay na siya. Mapalitan na rin natin ng also ng coolant. Kasi sabi dito, yan, andun yung sticker sa taas eh. Sabi dito, every 5 years, dapat palitan yung coolant. Yan, yung glycol coolant. So dahil kasi ng mga nakarang taon, wala silang stock. Wala silang spare na pamalit. So ngayon, isasabay ko na, binuksan na natin yung motor pump, glycol pump. Tapos sasabay ko na rin, tinapon na natin yung old stock ng coolant. Papalitan natin siya ng bago. Nandun sa taas, nakaready na. Inakit ko na yung coolant. So yan, ito yung hagdanan ko. Yan. Ito yung itsura pala nito. Yan. Ang model naman nito is YCAB York Chiller. Yan. Yan. Ito naman ang model niya. Yan. YCAB. Yan. Yung mga nakarang ginawa natin is York din siya pero reciprocating compressor. Ang ano naman ang type naman. Ito naman isa screw type. Ito yung compressor niya. Ayun, ito yung compressor niya, screw type. So, ayan. Kung may akit tayo sa taas, kunan natin ng picture or video yung pagsasalin ko ng coolant, glycol coolant. Nagsalin na ako initial kasi i-startup natin yung glycol pump. So ngayon, ito. Andito tayo sa panel. Ituturo ko lang sa inyo yung is yung password niya. Ayan, password. Ito yung control panel niya. Ituturo ko sa inyo yung password. How to reset the on and off ng ating mga individual na mga motor. Either condenser pan motor o kaya yung glycol pump. Pwede nyo yan isa-isa yung paandarin through this ito. Ayan, service. Yan. So, ang password nito is 9675. So, ayan, i-ano natin. Ngayon, naka-shutdown siya. Tapos i-off niyo 'to. Itong tinatawag na unit, itong ano, switch niya para sa compressor. Kasi pag naka-on 'yan, hindi niyo ano, hindi magpa-function yung ano natin. Yung password. So, ayan. Ayan ang itsura niyan. Status unit switch off, shutdown. So, ipindutin natin itong services o service. Service. Pag pinindut mo yan, ang mangyayari dyan, ito. Naghahanap siya ng key. Press enter key. Yan o, naghahanap siya. So, ang gagawin natin is ipindutin natin yung password. Ito yung password niyan. Okay. 9675. Then, press natin yung key. Check. Ang mangyayari dyan is magiging nabago na. Ang gagawin nyo, hahanapin natin is yung glycol pump. Yan. Remote temperature reset. Unit and evaporator heater. Yan. Feed valve. Yan. BSD cooling. Pump and pump motor. Yan. Ang gagawin natin dyan is i-on natin to. Ngayon, naka-status off siya. Ang gagawin natin is i-on natin yan para makita natin yung motor kung gumagana. Para lang mag-circulate ng temporary. Yan. I-check mo lang yan. Press yung key. Check. Ang mangyayari dyan is magiging on. Oh, naging on na siya. Maandar na yun. Check natin. Papandarin lang natin saglit yun. Yan. Ano pala yung motor na pinalitan natin? Yung glycol pump motor, yan yun. Tapos ito na, naka-set pack na siya. Yan. Maandar na siya, ayan o. Maandar na siya. Yan. Temporary. Yan o, may glycol na yan. Tapos yung old glycol, yan, sinaling ko na dyan. Yan. Maandar na siya.
glycol pump. I-off na natin yan. Ang pipindutin nyo itong check. Ito, check button or check keypad. Pag pinindot nyo yan, ang mangyayari dyan is magiging off na naman yan. Oh, di ba? Off na siya. Yan. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo pandarin. Yan. Pindutin nyo lang itong arrow right, arrow left. Yan. Makita nyo yung previous or yung ano. Yan. Pipindot, pag pinindot mo itong itawag na arrow, yan, magpapalit-palit yan, yan. Software version, remote temperature reset, unit switch, yan. Evaporator, ayan o. Nagbabago yan every time na pinipindot nyo yung arrow. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo pandarin. Ayan. Ano yung, kasi minsan nagkakaroon ng problema yung mga condenser fan motor, may sira o kaya grounded. Tapos, para ma-sure nyo na talaga yun ang may problema, pandarin nyo sa individual. Ayan. Ayan lang siya. Tapos, okay na. Balik mo na lang doon sa ano. Ayan o. Pindutin mo lang yung service. Babalik na siya sa dati. Ayan. O ngayon, nakaready na yan. Nakaready na siya. Ang gagawin naman natin is magkakarga tayo ng glycol. Ipupunoy na natin yung pinakaano niya. Radiator niya. Yung glycol system. Aakit tayo sa taas. Aakit tayo dun. Aakit tayo. Yan. Yan. Ito yung isa. Nasaling ko na yun. Kunti lang naman laman yan. Oh, ito yung isa. Yung isang glycol. Ayan. Okay? Ito yung pupunuin. Hindi naman natin pupunuin. May allowance yan. From the top, siguro mga 30, 300 or 1 feet ang ano niya, allowance niya bago siya umapaw. Yun ang ano niyan, ang pinaka marker. Okay? I-ready ko lang tong phone para makita nyo yung gagawin ko. Wala tayong ano eh. Wala tayong stand. So, okay. Hanap ako ng stand. Yan. Sasali na natin. Sasali natin to. Ito yung coolant. Yan, bago yan. Oh. Kulay ano yan? Kulay green. Kulay green siya. Yan, kulay green. Sasali natin yan. Ito yung ano niya. Condenser fan motor. Bilang natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yan. 18 siya. Ayan. Ayan. 18. Dahil meron siyang itong unit na ito, meron itong tatlong compressor. System 1, 2, 3. System 1, 2, 3. Every system, meron siyang 6 na condenser fan motor. 6. Yan. Kaya lahat yan. Yan. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Yan. Kasi ito yung iba. Pakita ko sa inyo. Ito yung iba. Yan, ito yung iba. Ganun din yan. Kasi ito yung malaki. Yung iba, konti lang yun. Yung condenser fan niya. Okay? Hanap lang ako ng stand. Green.
kulang to, special to para sa chiller lang. Kasi meron din kulang sa ano, sa sasakyan. Ang ginagamit nila dito yung Delco, yung kulay orange. Pero ito kulay green. Ito, itong kahon na to, ang capacity nito is almost 5 gallon or 20 liters ang laman nito. Estimate na lang natin kung almost sa 1 feet. Kita na siya. Tapos sa startup na natin. Ito yung cup niya. Baba tayo. Check natin. Startup natin. Ito yan, oh. Nakatakip na siya. Yan. So, yun guys. Startup na natin siya pero medyo mahaba na kasi itong video natin. Dito ko na lang din tatapusin. So, at least nakita niya na yung paano natin na pinilitan yung ating glycol pump motor, tapos yung kung paano yung password ng chiller, at least alam nyo na. Ayan, so remind ko lang po kung sino po yung mga bago lang po sa ating channel is paki-like and subscribe na lang po. Ayan, click the notification bell para naman sa susunod na ating mga video related dito isa ma-update kayo. Ayan, so salamat sa panonood sa aking channel. Ayan, so dito natin tatapusin ito. Okay, thank you.